Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Hindi kumbinsido si Pangulong Ferdinand R. Marcos sa dahilan ng pagkamatay ng umano'y middleman sa pamamaslang sa kilalang broadcaster na si Percy Lapid. Ayon sa Pangulo, bagamat lumabas sa toxicology report na walang lason o gamot na ibinigay sa middleman na si June Villamor na isang inmate sa Bilibid, hindi pa rin siya kumbinsidong namatay ito sa natural causes. Pinatututukan na ng Pangulo sa mga otoridad ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Villamor, gayon din ang paghahanap sa mastermind ng krimen. The toxicology report came back and mukha talagang walang lason o walang gamot na binigay dun sa namatay. I am still not satisfied that it was natural causes. So sabi ko, tignan niyo na mabuti because there are ways to kill a person that do not show up in the medical legal. So tuloy-tuloy pang investigation. But more importantly is to really trace saan nanggaling ito. Who gave the order? Sino nagbigay dun sa preso na orderin ang shooter na gawin ito? At bakit? That is what we are working on now. Sa ibang balita, ipinagbabawal na ang paglilinis ng mga puntod sa Manila North Cemetery ilang araw bago ang undas. Ayon sa management ng Manila North Cemetery, bawal na magpintura at renovation ng mga puntod. Hinigpitan na rin ang inspeksyon sa entrada ng sementeryo kung saan pwede lang pumasok yung mga dadalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Samantala, sa Manila South Cemetery, limitado na ang oras sa pagbisita sa mga puntod. Ayon sa mga opisyal nito, bukas lang ang main gate alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ipinagbabawal din ang overnight stay, gayon din ang pagpasok o pagpapasok ng mga alcoholic drinks at matutulis na bagay. Sa puntong ito, alamin naman natin ang iba pang balita sa mula sa PTV Davao. Magandang hapon, Julius Pakot. Daghang salamat, Joshua. Stranded ang 57 ka mga estudyante ug napulo ka mga magtutudlo sa Buso National High School sa Mati City sa Davao Oriental. Human nahugmak ang ilang ginagiang tulay pasado alas 5 kagahapon diya sa Barangay Tagbinunga. Busa, gimuon ang temporary shelter ang ilang eskwelahan. Base sa report sa Mati City Disaster Risk Reduction and Management Office, nahugmak ang mga tulay tungod sa kakusog sa sulog ug kataas sa level sa tubig sa pa. Hinoon, wala pasagdi ang mga stranded ug dayong gihatagan ug matulugan sama sa bed mattresses. Modular tent sulod sa tulungaan, din anausab ang City Social Welfare and Development Office ug opisyales sa Barangay Buso ug Tagbinunga alang sa paghatag kanila ug pagkaon. Hinoon, pasado alas 10 kaganinang buntag, luwas nang nakatabok ug nakauli sa tagsa-tag sa mga panimalay ang mga naapektuhang estudyante ug magtutudlo diang gihatod sa mga otoridad. Ang nahitabong pagkahugmak sa tulay, epekto sa kakusog sa bunok sa ulan kagahapon nga mirisulta sa paghaguros sa tubig sa pa nga dala sa nasinating Intertropical Convergence Zone kun ITCZ. Gagawa na ng paraan na ma-rehabilitate para madaanan na in case of any changes in their locality, kindly inform immediately City of Mati Disaster Risk Reduction Management Office. Samtang kapin 100 ka mga business leaders, investors, entrepreneurs, coconut farmers ug miyembro sa kooperatiba ug asosasyon ang nagkatapok sa Monte Vista Sports Complex atol sa gihimong Davao de Oro Investment Conference kon DDO Icon. Nagpahigay ng investment conference, market matching, product showcase ug industry tour alang sa duha ka adlaw nga aktibidad. Sumala pa sa Department of Trade and Industry Davao de Oro nga mao'y nag-organisa sa mga aktibidad. Usa sa mga industry nga ginatutukan sa mga panagtapok ang mga naglangkob sa coconut, logistic o poultry industry. Sa lit dunay dakong potensyal ang Davao de Oro alang niini. Gani, anana sa 1.2 billion pesos ang nahimong investment pinaagi sa mga panagtapok sukad ni atong 2019. O karong tuiga, subay sa DDO Icon, 500 million pesos worth of investment ang gilauman nga ma-generate. Ang DDO Icon matagtuig na ginapahigayon sukad 2016 tumong niini nga mamahimong investment destination ang maong probinsya. Sa
ginahan po gyud siya na attract ng investors diri sa probinsya sa Davao de Oro. So ang bottom line gud ani nga nagahimo mi aning investment conference is to invite investors to locate in the province and then maka-generate ang investments diri, and then ang ultimate objective is maka-create ang job opportunities diri sa probinsya. Ug mao kadto mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pakot, balik kanimo Joshua. Daghang salamat, Julius Pakot. Narito naman ang iba pang balita na dapat inyong abangan mamaya sa Ulat Bayan. Habra at mga katabing probinsya, niyanig ng magnitude 6.4 na lindol kagabi. Update sa mga naapektuhan lugar, alamin. Presyo ng ilang dilata nagbabadyang tumaas. At isang lumang kalsada papunta sa isang barangay sa Davao City, kinatatakutan daw ng mga residente. Yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming Facebook at Twitter accounts sa @PTVPH. Ako si Joshua Garcia. Magandang hapon.